Isang mapagpalang umaga na naman sa inyong lahat. So, nandito na naman tayo para magbigay ng bagong house tour, no? By the way, my name is James De La Rosa. I'm a property advisor. So, nakikita nyo ba itong house na to sa aking likuran? Ito ay two-story, single attached house and lot. Ito ay bago naming house and lot na ino-offer dito sa may Kawit, Cavite. So, nasa loob to ng Lancaster. Yung house na to ay malapit dito sa may Pure Gold and yung Wilcon Depot dito sa may Kawit, Cavite. At saka malapit dito sa mga dito sa hospital, no? Lancaster to, alam naman natin ng Lancaster, ito yung unang Lancaster na dito yung circle lang sa may labasan. Meron tayong Jollibee. Alos commercial na po ang Lancaster, no? Kaya sobrang ganda at marami nang nag-iinvest ng mga property dito. So yung papakita po namin sa inyo, ito po ay for sale by the owner. Ito po ay two-story, single attached house and lot. Meron lang tong two-bedroom at two toilet and bath. Pero masasabi ko na maganda kasi ito ay semi-furnished na. Samahan nyo ako at i-house tour natin, no, itong ino-offer natin na house and lot dito sa may loob mismo ng Lancaster. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Ayan, bago tayo pumasok sa loob, tingnan muna natin itong paligid nitong house and lot na to. Tara. So ito yung kanyang proposed na garage, no? Kasya dito, actually dalawang sasakyan ang pwede rito kasi hanggang doon sa dulo. Ayan, di ba? So samahan niyo ako at papakita ko sa inyo yung service area. So mapapansin niyo na meron lang naka-install dito na dalawang split type ng aircon. Ito yung dalawang condenser niya. Yung isa nandito sa isa sa likod. Bali tatlo po yung split type aircon nito. Kaya talagang ang ganda na. Pwede nang lipatan, no? So, ito yung service area kung saan pwede niyong gawing laundry area, dirty kitchen, ayan. So, mapapansin nyo. Ayun yung isang aircon natin na split type. Tapos ito, naka-grills na at sliding papunta doon sa loob ng bahay. So, tara, tingnan na natin yung loob para makita natin kung gaano kaganda yung bahay na to. Dito tayo ngayon sa pinaka main entrance ng bahay. Mapapansin nyo na may naka-installed na siya na door screen. At syempre yung ating main door, tinakpan lang natin. Solid wood po siya, sobrang kapal. Masasabi natin talaga na tatagal tong bito na to. So, dito ngayon yung pinaka living area niya. Ayan. So, dito sa living area, mapapansin nyo yung kanyang ceiling naka-cove na at meron na tayong naka-install na ilaw dyan. Modern yung light natin at meron tayong dalawang window dito, sliding window. Ayan na, meron na talagang, meron lang nakakabit na window screen. Ayan. Dalawang sliding window tayo meron dito sa kanyang living area. Ngayon, dito tayo ngayon sa may kanyang dining area. Mapapansin nyo, no, naka-install, naka-centralize na yung ating aircon na Panasonic yung brand. Inverter, no? Halos yung aircon natin dito ang tatlo ay puro inverter yan. Mapapansin nyo ang laki ng aircon para masakop nyo yung buong sala. At dito, ito yung dining area niya kung saan meron na tayong naka-install na center light. At dito yung kanyang papunta doon sa kanyang service area kung saan meron tayo dito ang sliding window. Ayan, naka-blinds na tayo. Diba? So ito, yung sliding window niya at meron tayong screen at mapapansin nyo naka-grills na yung kanyang
pinto sa labas. Kaya safe na safe tayo. Di ba ang ganda? Ayan. Dining area. So dito ngayon tayo sa kitchen area kung saan talagang ginastosan ng malaki ng dating may-ari itong kitchen area niya. Kasi naka-modular cabinet na siya, kitchen na yan. Tapos yung mapapansin nyo ito, yung kanyang cabinet. Push mo lang. Ayan. Diba ang ganda? Actually, ang laki ng ginastos nung dating may-ari na ito dito eh. Tapos ito, mapapansin nyo yung kanyang kitchen countertop. Yung sink niya, ang ganda, color black. At mapapansin nyo yung drawer. Yung may mga lagay na ng mga utensil dito, nakaset-set na siya. Ayan, sa baba. Ayan, modular. Talagang pinagawa pa talaga nung may-ari. So ito dito, may isang cabinet dito. At ito, mapapansin nyo yung kanyang sink, color black. Dito meron tayong dalawang owning window. Owning is yung pagbukas na is palabas. So ito, meron siya dito. Ano. Fix po ito. Ano. Yan. And ito, another cabinet here. Mapapansin nyo yung materials na ginamit dito sa cabinet na to. Ay napakaganda. Ayan. Ito yung kanyang kitchen area. So ngayon nakita nyo, ano, dahil ito ay semi-furnished, no? May mga kasama ng gamit tulad nitong isang set ng La Germania. Itong La Germania na gas range niya, meron itong apat na galan. Yung gitna kasi electric yan. Ang laki yun ng gas range, no? Ayan. Kasama yan sa turnover, no? So ito din, yung kanyang range hood, La Germania yung brand. At syempre, kasama na rin dito yung kanyang rep. Mapansin nyo ang ganda ng rep na laki. Two-door siya. Na digital yung kanyang rep. Ayan. Dito sa ground floor, nandito rin yung kanyang toilet and bath. Kung saan na yung kanyang pinto o yung door ay solid wood. Grabe ang kapal ng kahoy. Solid. You know, sliding po siya. Ayan. Okay, tapos dito mapapansin nyo ano, yung kanyang bathroom. Ang ganda ng pagkakagawa, yung setup. Yung tiles na ginamit. Pati yung mga materials, no, brown. Ito, mga branded itong ginamit dito, no, na set, ano to, Brune brand. Ito naman, Tiver. At yung mapapansin nyo dito, sa kanyang shower area. Ayan. Ang ganda. Tapos, sliding. Na glass yung kanyang partition. Ayan, enclosure to. Enclosure ng kanyang bathroom. Shower. Ganda, no? Pati yung tiles, oh, ang ginamit, sobrang ganda. Ayan. And yung ginamit din natin na tiles dito sa kanyang floor, sa kanyang flooring, ay 60 by 6 yun na ceramics. White color na tiles po. Ganda. So, ang taas ng kanyang ceiling, halos yung buong ceiling ng ground floor, talagang nakakob yung mga light, pin light dun sa kanyang gilid. Pati yung mga ilaw na ginamit. Ayan. Gamit na lang ang dadalhin nyo. So, tara, samahan nyo ako, tingnan natin yung second floor. Sa second floor, meron siyang dalawang rooms, ang master tsaka yung bedroom 1. Kasi proposed ito dati ay 3-bedroom. Pero parang kinonsolidate na kasi yung isang room para mas malaki. Yan. So, pwede nyo na naman din kung gusto nyo ang tatlong room, pwede nyo naman din siyang i-partition ulit. Pero doon sa naghahanap na hindi naman na, doon sa mga naghahanap ng house na hindi naman ganun kalaki yung family na kailangan lang ng 2-bedroom, ay magtama-tama, fit na fit ito sa inyo. Dahil ito kasi, semi-furnished na eh. Isama na yung mga ibang gamit, aircon. Ayan, konti na lang yung dadalhin yung gamit. Samahan nyo ako, tingnan na natin yung second floor. Tara, let's go. Ayan, yung ating stairs, no? Malapad siya. Tapos ito, yung kanyang 100 is wood siya, no? At syempre, yung steps natin ay cement. Pero itong makita na to, ito ay kahoy, no? It's a solid wood. Ayan. Ilagay na lang natin yung description kung anong kahoy yung ginamit, no? Dito sa kanyang steps, dito sa kanyang hanggan. Ayan, mapapansin nyo, meron din siya dito yung window. At ang taas ng kanyang ceiling, ha? Ito, no? So, dito sa kanyang hanggan, so ito kahoy siya. Tapos, ito yung partition niya dito ay glass. Ayan. Mapapansin nyo, meron tayong naka-installed na ilaw dito sa kanyang stairs. Diba? Ang taas ng ceiling, high ceiling. And yung kanyang ceiling din, naka-cove na din, no?
At white yung paint na ginamit. Meron tayo ditong parang pinaka sunlight ano siya para pag gusto pumasok yung araw, maliwanag, open mo lang yan. Pwede mo lagyan ng curtain. So pagkakit ko ng hagdan, meron tayong ditong dalawang room. Dito isang, ito yung master, dito naman sa aking kaliwa, yung bedroom 1. At dito sa aking harap yung kanyang toilet and bath. Common yung kanyang toilet and bath. So dito meron din siyang parang drawer dito. Ayan. So unahin natin, pasukin itong master bedroom. Tara. Oh, papapansin nyo, no? Yung kanyang pinto din dito sa kanyang kwarto. Isa solid wood. Grabe. Kapal. Talagang masasabi mo matibay. Pati nga yung kanyang lever type na lock set is talagang branded. Ayan. So, yung flooring, it's a HDF, no? Ayan. Ito yung kanyang master bedroom. Busan, ito. Meron na tayo dito naka-installed na yung lagay ng TV. Tapos, ano dun yung kanyang aircon na Panasonic inverter. I think this is a 2-horsepower aircon. At yung kanyang ilaw sa taas, ayan, naka-install. Naka-cove din dito. Ayan. So, dito, ayan, may mga cabinet na, no? Ito yung kanyang drawer. Na sliding din. Mahilig yung may-ari nito sa mga sliding na mga gamit, eh, no? Ayan. So, dito, meron tayo ditong, actually, itong room na to, meron itong tatlong window, eh. Puro sliding na. Meron na rin siyang screen. Sliding window. Yeah. Okay. So ito yung ang haba kasi dapat to dalawang room to eh. Kumbaga parang kinonsolidate lang ng isa kasi gusto nung may-ari malaki yung kanyang room. And another window po dito, sliding window. Dito another window din. Ayan, mapapansin niyo naka-cove din dito, mayroon tayong ilaw. At ito na naman, kasi karamihan ng lahat ng pinto na ginamit niya ay solid wood. Grabe ang kapal, ang bigat at sliding din siya. Ayan. Ito yung kanyang toilet and bath. Tatingnan natin ang ganda. Talagang ano, no? Ginastosan talaga na nung may-ari, pinaganda talaga tong bahay na to. So ito, yung brand nito is Posy. Alam naman natin na ang pag-Posy talaga, grabe. It's a branded na picture siya. Ang ganda. Tapos may cabinet ka pa dito. Ayan, vanity. Meron pa dito nga lagayan. So, ito, yung kanyang bowl. Ayan, ang brand nito is a color. Tapos meron na tayo ditong bidet. Ito, yung kanyang shower area. Sliding. Ang ganda. At meron na rin siyang heater na ang brand ay Vector. Ayan, halos kompleto na. Ang ganda. Ang ginamit na tiles dito ay plain na ceramic na white na 60 by 60. Ayan, may combination dito. At yung kanyang flooring ay gray na 60 by 60 na tiles. Ganda. Dito kasi, meron kasi two-way itong bathroom na to. So dito, papalabas naman dito sa kanyang hallway. Ito. Ayan. So after nito, dito na tayo sa kabilang room. Makita natin talaga kung gano'n din kalaki itong kabilang room. Ayan, so from stairs, ito yung hallway. Andi dito yung kanyang master bedroom. Andi dito yung kanyang common na toilet and bath. No? Yung nakita natin na bathroom, ang ganda. At ito yung storage pa niya. Meron pa siya dito yung storage. Ayan, so ito yung bedroom 2. Ganun din, yung ginamit na pinto. No, grabe, solid wood talaga to. Ayan. At ito yung kanyang cabinet. Kasama na yun sa turnover. At yung kanyang ceiling, naka-cove din. So dito sa room na to, ito meron siyang nilagay na lagay ng mga kanyang ng saint, no? Si Mama Mary. Ito, tapos nag-design, naglagay pa siya ng design nito. Yan. O, dito, ngayon yung isang window niya. May sliding din. At another window dito. Tapos ito, meron na siyang naka-installed na aircon na Panasonic inverter din. Lupit, no? Yung tatlong aircon, puro inverter talaga ang installed dito. Ayan. Sobrang ganda. Okay? So, naikutan natin yung buong house. Ganda. Okay. Ngayon po pala, no? Kung kayo ay interested
dito sa house na to, maaari nyo po kaming kontakin dyan sa baba. Andiyan dyan yung lalagay namin yung aming contact number. Yan, sa mga gustong mag-free viewing nitong house na to, tawagan nyo lang po kami. Andiyan dyan yung aming mga contact number. Ayun, so thank you so much again sa pagsama nyo po sa akin sa panibagong house tour nung FSBO na property namin dito sa may Lancaster, Kawit, dito sa Cavite. Alam naman natin itong Lancaster, grabe, nag-boom na talaga to. Kasi halos kompleto na commercial na itong area ng Kawit na to, na itong Lancaster. Yun, no, kung ikaw po pala ay bago sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, no? Pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming household and video. And don't forget, pa-share na din, no? Ayan. So, by the way, my name is James De La Rosa from H&H Real Estate Marketing. So, thank you so much sa pagsama nyo muli sa akin sa pag-household nitong FSBO namin na property na ito. Ayan. Kung ikaw interesado, dyan yung contact number, tawag na.